guys! Today is January 25. It's a Tuesday. Punta lang tayo ng salon saglit. Papakulay tayo ng buhok at treatment. Kasi ang dami na ng white. The last na nagpa-color ako was December 9. And usually, nagpapa-color ako every 2 to 3 months. Ngayon, today is less than 2 months pa. Pero since yung daughter ko will be going to the salon, so sabay na rin ako sa kanya. Dito sa taas, marami na sobrang white hair. Ito yung before look. Yan ang itsura ko now. And then mamaya, after natin mag-salon, pakita ko naman sa inyo yung after look. Siyempre, magiging maganda yun kasi naka-blow dry. Pero, ang importante sa akin is to cover the gray hair or white hair. Okay, so we're going to Nook Salon at Shaw Boulevard. Doon sa may Cherry Supermarket sa baba niya. Okay, so punta na tayo. Nasa salon na tayo. May pass? 34.1? Ba't ganun? Again. 34.1. Hello, thank you. So this is the length of my hair now. Ganun. Pakat natin siya na 2 inches. And that's say hi. Hi. That's June, our stylist. Okay, pagagandahin niya tayo. I'll see you in a bit. Finish na mag hair color. Nilagay na yung aking treatment for Brazilian blowout. Nasa ano kami, Cherry Supermarket. Lunch muna tayo kasi medyo matagal pa to. Nakakagutom. Kain muna tayo. Kain tayo sa King Chef. Kain na tayo, guys. Siomai. Siomai ng King Chef. Dim sum with rice style. Hi.
bean curd roll, spare ribs, and chicken feet. Yummy. Spinach with garlic. Ito na yung last order na. Radish cake. Sarap. Busog na. Actually, busog na kami, pero ang ganda ng pagkaka-fried, sobrang brown. So, kakain pa ako. Kahit busog na. After dito, balik kami ulit sa salon para tanggalin na to and then blow dry na. Tapos na. Mamaya, pakita ko sa inyo yung finished look. Tapos na kami kumain, guys. Busog. Kanina medyo nahiya ako magsalita sa restaurant kasi may mga katabi kami ibang tables. Medyo malalapit yung lamesa. Eh, di ba pag ganito, tapos nakatanggal yung mask, parang nakakahiya na magsalita. So, anyway, tapos na kami kumain. Masarap ngayon yung luto ng King Chef dito sa may Cherry Supermarket. Masarap ang luto. Kasi there was a time, parang during the pandemic, bumili kami dyan, nag-take out kami. Parang hindi maganda yung quality. Pero ngayon, bumalik na siya sa dati niya. Masarap na ulit. So, satisfied, busog. Balik na kami ulit sa salon. Salon, actually, lalabas ka ng Cherry Supermarket. Nandun sa katabing building. Pero, sobrang lapit lang. Walkable. Siguro mga from the entrance, mga 20 steps, nandun ka na sa salon. Salon, guys. Ito na. Iba-blow dry and then iron. And then that's it. Later, pakita ko na lang sa inyo yung final result. Magaling dito, you should try. Nook Salon at Show Boulevard. Just right beside Cherry Supermarket. Thank you.
So yun na siya. So now haircut. After ng haircut, ayon. Ayan, si Sir Jun. Super galing. Pag pumunta kayo dito sa Nook, siya yung hanapin. Magaling din yung iba. Pero siya na since yung nag-handle sa amin. So until now, sa kanya kami. Pero yung ibang stylist dito, magagaling sila. Haircut done. Ironing na. Last step. Konti na lang. Yung tembok. Finished product, guys. Okay, gumanda ng bahagya. Kasi maganda ang hair. Gumanda ng konti. Pero ito, wala nang pag-asa to. Ganyan na talaga yan. Okay, so ano to? Package of hair color and then haircut and Brazilian. Ang rate nila rito for the package is 3.5. Pero pagka extra extra long ang hair nyo, may additional 1K for the length. Try nyo dito guys, magugustuhan nyo. Magiging happy kayo paglabas nyo. Okay, this is it. Okay guys, we're going home after this. Tapos na tayo sa salon. So, uwi na. Guys, nasa car na ako. Yan, mas makikita kapag walang mask. So, nagpagupit ako. Siguro ang tinanggal dito mga 2 inches. And then, ganyan yung color niya. Medium brown. And then, wala na yung mga puti. Natakpan na yung ating mga white hair or graying hair. Tapos, itong Brazilian blowout na to, maglalast to for... siguro sa case ng buhok ko, naglalast to for 2.5 months. Pero, kailangan ko nang ipaulit ito ng mga 2 months lang because of the white hair. Pero kung wala sana akong white hair, yung Brazilian, I think tatagal ito kahit na 3 months. So, yan na. Hindi sila masyadong mahal. 3.5 is a good price for package. May kulay ka na, may Brazilian ka na, may haircut ka pa. And then, mabait ang mga staff nila dito. Plus, maingat mag gumawa. So, complete naman dito ang kanilang mga services. Nag-ano rin sila, yung parang threading ng mga kilay, may manicure, pedicure. Tapos, meron din sila ditong drip. I think nagdi-drip sila dito. Yung mga gustong parang mga gluta drip or something. May mga ganun din. Mag-inquire na lang kayo. Meron sila sa Facebook. Just look for Nook. N-O-O-K. Guys, bili lang tayo ng ano, dito ako sa Sherty. Sherty, bili lang tayo ng ano, drinks. Tsaka tingnan natin kung may masarap na merienda bago tayo umuwi. Isang ano, Taiwan milk tea na small. Walang perla, pero may grass jelly. Tapos... Milk tea na lang ha? Ha? Milk tea na lang. Pag Taiwan milk tea, may perla. Regular? Ano yung perla? Zero. Pero may grass jelly yan ha. Tapos, ano yung ano nyo? Parang fresh lang na drink? Ano na lang ako, winter melon tea, tapos may grass jelly, maliit lang din. Sugar level? Zero din. Kasi diba yung winter melon, medyo matamis na siya.
Tapos, meron kayong snacks na walang hindi fried. Ano, magtunatan? Ipintan? Huwag na. Yun na lang. Ay. Oo, yun lang. Ay, ito ka, sinipin na regular, puto sugar, breast jelly. Tapos, ito na lang, regular, no sugar, breast jelly. 105. Okay. Bahay na kami. Bago pala kami umuwi, yung daughter ko dumaan sa yung Cherry Supermarket. Ang pangalan na pala niya ngayon is SM Cherry. Sabi ng daughter ko, nabili na ng SM ang Cherry Supermarket o yung Cherry Foodorama na kilala natin way back before. Konti lang nakuha natin sa Cherry. Ito lang yung mga either nakalimutan kong bilhin nung last na grocery natin or ito yung parang recently ko lang nailista na parang nagamit ko na yung ating extra na stock. So, nagre-replenish ako talaga. So, ito, syempre, very important ang ating dishwashing liquid. Yung iba gumagamit ng Joy, sabi nila yung Joy kasi, yun daw yung best. Parang siya yung pinaka magaling magtanggal ng mga mantika sa mga ating plates, sa ating mga pots and pans, ganyan. For me, I feel naman, pwede na rin yung mga ganito, yung mga like bonus lang na brand, or even yung mga generic. Kasi yung iba, syempre, tight ang budget. Pag nagtitipid tayo, kahit na yung mga hindi na branded masyado, gumagana naman siya. But, kasi household use lang naman tayo. Pero I think kapag, kunyari, meron kang business, like, may restaurant ka or meron kang canteen, karinderya, siguro that's a time na kailangan mo gumamit talaga ng talagang mga matitinding grease cutter na mga liquid or dishwashing detergent. Okay. So next ang binili natin, ito, nabuksan ko na yung all-purpose flour ko, kaya bili na ako ulit para may stock. Pag bumibili ako nito, since mahina ako gumamit ng flour, maliliit lang. Kasi mataas ang humidity dito sa bahay namin. So, kapag ka masyadong malaki, and then matagal naman na hindi nauubos, tumitigas siya. Plus, minsan pa, kapag rainy season, marami ding molds ang bahay namin. So, even yung mga ganito, nagkakaroon ng molds. So, next, bumili din kami ng grass jelly. Mahilig kami sa grass jelly. Kapag ka medyo mainit, yan, gawa tayo ng ganito. Parang very refreshing siya. Tapos, Bygone. Yan. Siyempre, marami tayong mga ipis, mga kung ano-ano, lamok, pwede natin gamitin to. And then, bay leaf, kapag nagluto tayo ng adobo. And then, dumaan na rin siya ng Watson. Ay, hindi, ito pa pala. Sunny Care. Na, ito, para sa boyfriend ng daughter ko, binilhan niya yung boyfriend niya ng ganito. Malakas sila gumamit ng ganito eh. Siguro pang sanitize ng mga pagsasasakyan. Kunyari, mayroong nahawakan, may binili. Pamugas. 5 yung binili niya na ganito. And then, dumaan na rin siya ng Watsons. Bumili kami ng Woods na sugar-free na candy. Wala namang inuubos sa amin, pero minsan kapag mayroon ba, parang feeling mo medyo scratchy. Pwede ka mati. Ito ang mas gusto namin compared sa Strepsils kasi yung Strepsils medyo matamis. Ito, kahit yung hindi nito sugar-free, yung parang ano niya, original niya, hindi rin ganun katamis. Yung Strepsils talaga mas matamis. And then, syempre, dumaan tayo kanina ng Share Tea, bumili tayo ng drinks. Sa akin, winter melon tea with grass jelly. 0 ang sugar. Sa daughter ko naman, sa kanya ay classic milk tea with grass jelly. 0 sugar din. Hindi pala kami guys mahilig gumamit ng sugar ha, sa bahay. Kasi nga, sabi nila, syempre the less sugar na kinakain natin or the less sugar intake, the healthier we will be. So, bawas lang tayo guys sa mga matatamis. Ngayon, sa mga food naman, hindi talaga kami super nagda-diet or sobrang strict sa when it comes to food. Pero syempre, if we can, avoid yung mga deep fried
tsaka yung sobrang mamantika, like yung mga taba ng baboy, yung mga ganyan, I will not say na totally hindi ako kumakain. Pero I eat really less quantity ng ganitong mga pagkain, like matataba, ganyan, or matatamis. Minsan, meron tayong mga cheat day, kain tayo konti lang, mga dessert, mga cake, konting ice cream. Wag lang yung sobra. Especially at my age, like syempre nasa golden 50 plus na ako eh. Early 50s na. Hindi na pwede yung mga ganitong mga pagkain. Hindi na natin ma-digest. Okay, so for today, yan lang yung ginawa natin. Nagpunta tayo ng salon, nag-lunch tayo sa King Chef, and then bumili ng sobrang konting grocery items sa Cherry, SM Cherry, and then candies from Watson's, and then syempre yung ating share tea, pang refresh after na nag-ano tayo, nagpasyal-pasyal. Hindi naman pasyal, pero alam mo na, nagpaganda ng konti. Syempre pag-uwi, relax naman. Manunood kami ng ano. Ang pinapanood pala namin ngayon, yung parang Next in Fashion sa Netflix. Maganda siya. Parang Project Runway dati. Ngayon, yung pinapanood namin, sa Netflix kasi siya, exclusive. Next in Fashion. Maganda. So, yan. Yun na, guys. Like usual, syempre, sana okay kayong lahat. Stay safe, stay happy, and I'll see you in my next one. Bye!